narito na ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balita ang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Napapakinggan tuwing Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa bilang ito. Narito ang inyong kaibigan at katuwang sa nutrition, si National Nutrition Council Executive Director, Assistant Secretary Bernie Flores. Isang masaya at masustansyang Miyerkules ng hapon sa lahat ng mga listener ng One Nutrition, One Nation mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po si Assistant Secretary of Health Bernie Flores mula sa tanggapan ng National Nutrition Council ng Department of Health dito po sa Taguig City. Tuloy-tuloy pa din po tayo sa pagdiriwang ng 38th year ng Nutrition Month. Natatandaan niyo pa po ba ang ating team para sa taon na ito? Pagkain ng gulay, ugaliin, araw-araw itong ihain. Yan. Siyempre, ang binibigyan natin ng focus dito ay yung pagkain ng gulay, lalo na po sa ating mga bagets dyan na ang hirap talaga pakainin ng gulay. Kaya naman mga mommy and daddy at kids, join tayo sa pagdiriwang nito ha. Pwede tayong magtanim ng gulay sa ating mga tahanan kahit na sa mga improvised pots or containers lang. At syempre, dahil Nutrition Month ngayong buwan ng July at ang tema natin ay tungkol sa gulay, isa na naman pong napaka-interesting na topic ang ating ihahain sa inyo for today. Alam nyo na nauuso rin ito ngayon eh. Ito yung tungkol sa vegetarianism. Ano nga ba ang vegetarianism at bakit madami ang nahihilig na maging vegetarian? Mamaya po yan sa ating special report kasama ang ating guest for today. Kukumustahin din natin ang ating Nutriskwela radio station sa Pandan, Antique, kasama ang kanilang station manager maya-maya po lamang. At ihahati din natin sa ating One Nutrition Reporter ang ating news feature for the week. Hahainan din tayo ng ating recipe queen ng bago at katakam-takam na recipe para naman maiba. At syempre, ganahan kumain ang ating mga pamilya. At syempre naman, hindi pa rin mawawala ang ating Nutri-Trivia. Ano ba ito? Ha? Abangan niyo pong lahat yan. Isang oras ng masustansyang kwentuhan para sa inyong lahat, mga tagapakinig. Kaya naman samahan niyo kami dito sa One Nutrition, One Nation para iwasan ang kahirapan at malnutrition. Tutok lang po kayo at magbabalik ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na base sa pagsusuri, kakaunting prutas at gulay lamang ang kinakain ng mga Pilipino? Sa kabila ng pagiging mayaman nito sa bitamina at mineral, gayon din sa fiber na nakakatulong sa maayos na pagdumi. Ugaliin ang pagkain ng madadahong gulay at prutas at lamang ugat para makaiwas sa sakit dulot ng micronutrient deficiencies, cancer, diabetes at sakit sa puso. Kumain ng 2 hanggang 3 servings ng madahon at madilaw na gulay araw-araw. Kumain din ng 2 servings ng prutas araw-araw, lalo na ang mga prutas na mayaman sa vitamin C, at kumain naman ng lamang ugat na mahigit sa 3 beses sa isang linggo. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na mahigit sa 40 na uri na sustansya ang kailangan ng katawan araw-araw para manatiling malusog? Pangunahin dito ang tubig, macronutrients gaya ng protein, carbohydrates at fats, at micronutrients tulad ng vitamins and minerals. Walang iisang pagkain na nagtataglay ng lahat ng sustansyang ito. Ugaliing kumain ng iba't ibang uri ng pagkain upang makamtan ang tamang dami at balanse ng sustansyang kailangan ng katawan. Dapat ba lang kasing mabuti ang pagkain araw-araw at piliin lamang ang masustansyang convenience foods. Importante rin na tangkilikin ang fortified foods at ugaliin ang pagbabasa ng mga labels. Kung gagamit naman ng mga food supplements, importante na kumonsulta muna sa doktor bago gumamit nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Kayo po ay nakikinig pa rin sa One Nutrition, One Nation. And at this point, mga ka-nutrition, dumako na po tayo sa ating special report.
Ang atin pong special report ngayong hapon ay vegetarianism. Sigurado akong narinig nyo na ang salitang yan. Marahil ay may kilala din kayo na tinatawag nating vegetarian. Although ako marami akong alam, kilala na vegetarian daw sila. Pero ano nga ba ang dahilan at epekto ng pagiging isang vegetarian? Para samahan tayo ngayong hapon na ito at talakayin ang vegetarianism, makakasama natin sa kabilang linya ng telepono si Ms. Merly Pimentel, isang marketing and training consultant at isang vegetarian for the last 25 years. Okay, kumusta po at masustansyang hapon sa inyo, Ms. Merly Pimentel? Magandang hapon din po at ako po ay nagagalak at makasalamuha kayo ngayong hapong ito. Opo, kasi alam niyo po ang Nutrition Month ay puro gulay ang pinag-uusapan dahil yun po ang theme ng Nutrition Month celebration this year, Ms. Merly. Ah, okay, nakakatuwa yan. So gusto po nating malaman ng mga tao, ano po ba ang ibig sabihin ng vegetarianism at para siguro mapag-usapan din natin ano ang mga benefits nito para sa ating kalusugan. So simulan na po natin ang usapan, Ma'am Merly. Dahil ang ibig sabihin lang naman ng vegetarianism ay yung mga taong sumusunod o kumakain ng mga plant-based diet. Ibig sabihin noon, mga prutas, gulay, yung iba ho, kasama rin dyan ang dairy products katulad ng itlog at saka ho, mga gatas, ganyan, cheese. Pero ho, walang meat. Walang meat. Red meat. Oo, walang red meat. Wala rin pong isda. Yun po ibig sabihin ng vegetarianism. Ma'am Merly, isda po? Isda, hindi rin. Seafood, hindi seafood, kasama. Seafood, hindi rin. Plant-based diet. Ang plant-based fruit, talaga. Gulay. Kung plant-based itlog, diet iba, po? Tawag nun, kumakain sila ng itlog at saka mga dairy products. So kung yun lang po ang kinakain nila, sapat po ba yung nakukuhang nutrition ng isang vegetarian, Ma'am Merly? Kasi ang meat, ang source, very rich source yan ng protein. Pero at pagbata siguro yan kailangan ng protein, 'di ba, for growth. Pero pagka medyo may, you know, you're already attained a certain age level and a certain weight level, mm-hmm. ang need mo for protein ko konti na lang. And pwede mo namang makuha yung protein needs ng body sa mga legumes, mga beans, ganyan. Pwede mong kunin doon. Hindi kailangan na meat base ang para magkaroon ka ng protein. So, mas kompleto ang pag naging vegetarian ka. So, halimbawa po, can you describe for our listeners, Ma'am Merly, halimbawa mula breakfast, lunch at saka dinner and even snacks. Pwede pong ma-describe ang isang typical na vegetarian meal. Sa breakfast, pwede namang oats. Napaka-rich noon yung mga Quaker oats. Pwedeng pandesal at saka cheese or pandesal at saka mga butter. So, pwede rin siyang mag-milk. Milk pwede rin. Pwede mag-milk. Pwede. Okay, so pwede talaga. Mag-milk. Oo, ang vegetarian. Meron kasing ang tawag lacto-vegetarian. So pwede sila ng milk and milk products. Yung iba naman, ang tawag sa kanila ovo-vegetarian. Itlog, kumakain sila. At saka gatas. Itlog, ang ovo. Pero merong tawag nila lacto-ovo, lacto-ovo. Itlog, at saka pwede gatas. Silang kumain ng both sila, milk at saka gatas. So, sandali lamang po, Ms. Merly, at puputulin muna natin ang ating kwentuhan. Para sa maikling paalala, magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang kawalan o kakulangan sa vitamin A, vitamin B, vitamin E, iron, folic acid, niacin at iba pang B vitamins at potassium sa katawan ay magbubunga ng micronutrient deficiencies? Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang gulay at prutas ay mayaman sa vitamina A, vitamina C, iron,
folate at potassium, ang gulay ay mababa na sa taba, sagana pa sa fiber. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama po natin si Ms. Merly Pimentel. Siya po ay isang marketing and training consultant at isang practicing vegetarian for 25 years. Ituloy na po natin ang ating usapan tungkol sa vegetarianism. So, pang lunch po, ano naman ang typical na... Ay, madami. Hindi ka mauubusan pag lunch. Alam mo yung nakakain natin na mga ano, for example, pwedeng fried tofu. Tofu, no? Tofu. Oo, tofu. Tapos lalagyan mo yan, papalutan mo ng nori sheet. Tapos, iprito mo yan para ka nang kumakain ng chicken. Ganon. O parang seafood, di ba? Kasi merong nori sheet. Alam mo yung nori, yung seaweed na... Green. Oo. Yung green, opo. Na masarap, na very rich in minerals, di ba? Iodine in particular. Oo. Tapos, lunch, pwede kang kumain, pwedeng tinola na walang kailangang... anong pangalan nito? Walang chicken. Walang ano pong ilalagay mo instead chicken. Na chicken? Pwede, di ba? Ano pong ilalagay natin sa tinola, ma'am? Sa tinola, pwede namang, alam mo, kung lagyan mo lang ng seasoning na masarap. Meron kasing vegetarian seasoning. Or mushroom, pwede. Shiitake mushroom. Oh, masarap yun. Masarap ng parang panlasa siya ng chicken. O yung oyster mushroom, pwede mo isama. Oo, naglalasa. Parang ang it takes the taste of a chicken. Eh, yung mga meat extenders at saka, anong tawag ba noon, ma'am? Veggie meat. Oh, meron ngayon tinatawag meat magic na, alam mo yon ibababad mo sa tubig, tapos after a while, lumalaki siya. But these are made of soy beans plus carrageenan, which is seaweed. No? So they're rich in minerals. Pero kumusta naman taste? Kumusta naman ang taste? Para kasi may mga tao na ayaw nila yung veggie meat. Naalala ko. Meron akong maid, sabi niya, ano ba yung kinakain nila, Ma'am Merly? Parang lasang swelas ng sapatos. Sabi ko, ano ba, nakakain ka na ba ng swelas? Pero alam mo, kung lalagyan mo siya ng suka, lagyan mo ng toyo, lagyan mo ng nor, tapos tigain mo lang maigi para mawala yung... Nag-advertise si ma'am. Taste na yon, okay na siya. Hindi napapansin. Siguro ano yan talaga. Pwedeng iluto doon, pwedeng it barbecue, takes, pwedeng adobo. It takes liking. Ano po? It's a learned taste. Ang kailangan lang taste, make it appealing to especially the children. Pagka ba, ma'am, ma'am Merly, pagka ba yung isang tao ay gustong magbawas ng timbang, okay sa kanya kung mag-shift siya ng diet into something vegetarian? Actually, misnomer yan. Misnomer. Hindi ibig sabihin, pag-vegetarian ka, papayat ka. Oo, nasa dami yata. Maraming vegetarian na matataba rin, malalaki. Oo. Kasi, sa kinakain na, ang vegetable kasi at saka ang fruits doesn't really increase your weight. Yung pagkain ng carbo, yun ang nakakadagdag timbang. For example, yan. Nagpapataba yan. Oo. Kung vegetarian ka, pero panay naman. Panay naman prito. Mahilig sa kanin, pero payat pa rin. Oo. Pero syempre, Ma'am Merly, balance talaga yan at saka moderation. Totoo yan. Yan ang mga catchwords sa nutrition. Balance and moderation. Pero importante talaga, lalo na ngayon, no, kasi napansin ko, ang mga bata hindi talaga kumakain ng gulay. Oo nga po, kaya yan nga ang ating tema. Kasi dahil nga gusto, puro fried chicken, kung ano-ano. Mga convenience, ang mga namimili sila ng gulay. Puro matataba. So yung mga nanay,
kailangan creative sa pag-present ng gulay o para magkaroon ng nutrients yung kinakain ng anak. For example, tinola, well, may chicken yan, pero lagyan ng malunggay. Opo. Na marami, so, para yung mas kinaumyam sila ng sabaw, nandoon na yung nutrients ng malunggay. Oh, tama po. So, para po sa huli nating tanong, huli kong tanong sa inyo, Ms. Merly, bigyan niyo naman po ng mga tips yung ating pong mga tagapakinig para dun sa mga taong gustong maging vegetarian o di kaya naman ay isa ng vegetarian. Ano po mga paalala pa sa kanila ang pwede niyong ibigay para sa ating mga tagapakinig? Kasi ako vegetarian for 25 years. Alam ko na marami mga tao na nahihirapan na mag-adapt nung vegetarian diet, no? Mm-hmm. Pero importante lang na sinabi mo nga kanina, balanse dapat ang pagkain natin. Merong gulay, may protein, may vitamins na nakukuha sa prutas. Yan, importante na balanse yon. So, ang suggestion ko lang na laging may gulay. Para may gulay. Yung pangangailangan ng katawan patungkol sa, lalo na sa pag-address ng mga sakit, yung parang halimbawa, ako katulad ko, vegetarian ako, mm-hmm. For the longest time, hindi pa ako nagkakaroon ng flu. Yan ang hindi ko masyadong na-experience. Yung flu, o halimbawa, meron akong tipon. In 2 days time or 1 day time, nawawala ka agad yon. Hindi tumatagal sa akin. Wow, para so yan, gulay, importante na meron laging hinahain sa lamesa at kailangan gawing appealing, lalo na sa mga kabataan. Yes, kung hindi, halimbawa, nagluluto sila ng spaghetti, lagyan ng grated na carrots para nakahalo na doon yung nutrients ng vitamin A. Ng carrots, diba? So, para attractive na ang kulay, nutritious pa. Para hindi lang carbo ang kinakain nila. Ganyan. Tapos, pangalawa, ang prutas, importante rin. Pero, of course, malalim na pag-ano rin yan, no? Alam ko, yung iba, medyo, namamahalan sa prutas. Pero maski sana, saging, kasi very rich in potassium. Mm-hmm. At mura naman yan sa Pilipinas. Sana yun. Regularly, meron yon. Yung iba kasi meron akong kaibigan, pati yung limawa, naalala mo si Steve Jobs, araw-araw, ang ginujuice niya, carrots. Oo. Hindi kaya naman po siya na mula. Papaya, umaga, tanghali, gabi, papaya. Oo, maganda rin. Yun, importante ng balanse natin. Mga simpleng tips galing kay Ms. Merly Pimentel ang ating napakinggan. Ms. Merly, panghuli pong mensahe para sa ating mga tagapakinig kasi maiksi lang po ngayon ang ating oras. Baka matawagan o makalampag namin kayo muli. Pero ngayon po ay nasa inyong pagkakataon ang huling mensahe. Ang ko lang ho, kung mahal nyo ang inyong sarili, tayo hong lahat nagmamahal sa sarili, importante ho na minamahal din natin ang ating katawan. So kung ano po yung intake natin, ay siguruduhin po natin na makakabuti sa ating katawan. Ang isa hong importanteng ingredient or elemento na kailangan ng ating katawan ay gulay at saka prutas. So yun po, kung nagpapa-extend po yun ng buhay, nagpapa-glow ng skin, di ba? Sabi ho nila, grow, glow, and go. So, kailangan po natin yung glow. Yung glow, binibigay po yan ng gulay at saka prutas. Okay. Maraming salamat po, Ms. Merly Pimentel. Maraming salamat sa pagbibigay ng ninyong oras para sa ating maiksing interview. Thank you very much po from One Nutrition, One Nation. Okay, salamat po. Thank you po. Okay. Si Ms. Merly Pimentel po ang marketing and training consultant at ang isang practicing vegetarian for almost 25 years. Maraming salamat pong muli at magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na maraming Pilipino ang may goiter at iodine deficiency disorders o IDD dahil sa kakulangan sa iodine?
Ilan pang masamang epekto ng IDD ay pagiging retarded ang pag-iisip at physical na anyo, madaling makuna ng mga buntis o nagsisilang ng patay na sanggol. Ugaliing gumamit ng iodized salt sa pagkain at pagluluto para maging malusog ang pangangatawan at pag-iisip upang maiwasan ang mga sakit dulot ng kakulangan nito. Gayunpaman, iwasan ang madalas na pagkain ng mga maalat dahil ito'y nakapagpapataas ng presyon ng dugo at mga karamdaman sa puso at bato. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na dapat siguruhin ang wastong pagkain ng mga bata para sa kanilang tamang paglaki? Bantayan ang tangkad at timbang ng mga bata ng regular at magbigay ng tamang uri at dami ng pagkain mula sa Go, Grow at Glow Food Groups. Importante rin na painumin ang gatas ng bata araw-araw at tangkiliki ng fortified products. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na importanteng mag-isip ng mga kakaibang paraan sa paghahanda ng gulay? Halimbawa, magsama ng gulay sa baon ng inyong mga anak. Pwedeng magdagdag ng lechugas, kamatis o pepino sa mga sandwiches. Maaari ring magpabaon ng mga slices na carrots, pinagsingawang bagyo beans, nilagang kamote at saging na saba bilang snacks. Maghanda ng mga bagong vegetable dishes gamit ang iba't ibang paraan. Maaaring hindi nila ito magustuhan sa una, ngunit ang mahalaga ay mahikayat silang tumikim. Importanteng maghain lagi ng gulay sa hapagkainan. Huwag pilitin ang mga bata na kumain ng gulay. Ang hapagkainan ay hindi lugar ng digmaan para pag-awayan ng pagkain. Sa kaulaunan, ang mga bata ay mahihikayat din kumain ng gulay kung hindi sila pinupwersang kumain ito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Mission. Oras na para sa ating Nutri-Trivia, mga ka-Nutrisyon, para sa inyong dagdag kaalaman. At ang ating trivia for this week ay tungkol sa tofu o tokwa. Alam niyo ba na ang tofu or tokwa ay kilalang kilala sa bansang China, sa Japan at sa Korea? Ito ay nagsimula sa China na dinevelop ni Prince Liu An noon pang 179 hanggang 122 BC. Alam niyo ba na ang tinaguri ang meat with no bones ang tokwa dahil mainam ito na pamalit sa karne? Dahil ito ay napakayaman sa protina. Magbabalik po ang Nutri-Trivia tungkol sa tofu o sa tokwa maya-maya lamang. One Nutrition, One Mission. Nagbabalik po ang One Nutrition, One Nation at kasama niyo pa rin ang inyong lingkod na si Health Assistant Secretary Bernie Flores. Masustansyang hapon sa iyo, Miss Liza. Masustansyang hapon din po. Alam mo, yeah, maraming salamat Lisa for being here with us. At alam mo, naiintriga na ako dyan matagal na dito sa ating isang programa na napaka-interesting ang pangalan. Ito ba yung pabasa sa nutrisyon? Oo, i-share mo nga sa atin at sa ating mga tagapakinig, Miss Lisa, ano ba itong pabasa sa nutrisyon? Ma'am, yung pabasa po sa nutrisyon, ito po yung isang estratehiya po para sa pagsasagawa po ng mga araling pang nutrisyon. Hindi na yung mga naka-lecture lang, nakatayo lang na gano'n, sa harapan ng mga klase, gano'n? Hindi na gano'n? Hindi na po gano'n, ma'am. Ito okay. Po, mas interesting po siya. Okay. So, layunin po kasi nitong pabasa sa nutrisyon na mabigyan po ng kakayahan yung mga pamilya na malutas yung problema nila sa nutrisyon sa pamamagitan po ng pagsasabuhay ng mga wastong kasanayan sa nutrisyon o proper nutrition practices. Yung sinasagawa natin, ma'am, na pabasa po tuwing mahal na araw. Yun nga ang una kong naisip eh. Sabi ko, ano kaya ito? Yung pasyon? Yung iba po, pag narinig din yung pabasa sa nutrisyon, yun din po yung una nilang iisip. Yung pasyon po tuwing mahal ano pala araw. Ito? Related to doon? Opo, ma'am. Bali, yung pabasa na ginagawa sa mahal na araw, ito po yung naging inspirasyon po sa pagbuo po nitong pabasa sa nutrisyon.
Ah, o sige, i-describe mo nga kung paano ba isasagawa itong pabasa sa nutrition, Miss Liza. Meron pong tinatawag na pabasa leader po. Mm-hmm. Kasama niya po yung mga 10 hanggang 12 ina o caregiver sa barangay o purok na naka-ano po sila, naka-forma ng circular o pabilog. Okay. Para magkakaharap sila sa isa't isa. And then, lahat po sila, pinag-aaralan po nila yung lesson na nakukuha dun sa binabasa po nila. Taka muna, Miss Lisa, backtrack tayo sandali. Ano yung reader, pabasa reader? Saan siya galing? Tagalabas ba siya? Ano po rin siya? Kasama din po siya. Na taga-barangay din? Opo. Yung leader po, either po na barangay nutrition scholar siya, mm-hmm. o kaya barangay health worker siya, mm-hmm. o isang volunteer na pinili sa barangay. Okay. Tapos maghahalinhinan po sila, okay. sa pagsasagawa po ng pabasa sa nutrisyon. Okay. Sila lang po yung magli-lead para gawin yung pabasa. Lead at saka read. Read. At saka leader sila, tapos nag-read din sila. Okay. Yung so, ibig sabihin, nanay, bumabasa. Nagbabasa. Bumabasa din po sila. Tapos yung mga nanay po, may mga pagkakataon din sila, bibigyan sila ng chance na basahin din po yung mm-hmm. kanilang lesson for the day. Okay. Paano ba nagsimula, Miss Liza, itong pabasa? Anong pinagsimulan niya? Masusi pong pinag-aralan ng Nutrition Center of the Philippines ang mm-hmm. pagpuupo ng konsepto ng pabasa sa nutrisyon. Okay. Siyempre, kasama rin po yung mga kapartner nito na ahensya, katulad na National Nutrition Council, ng Department of Education, Department of Agriculture, mm-hmm. Department of Health, at Department of Social Welfare and Development. Mm-hmm. At dumaan din po ito sa masusing pananaliksik upang matiyak na magiging informative o interactive ang bawat pabasa session. Ibig mong sabihin, hindi lang sila tumatanggap ng informasyon, yung mga involved or mga tuturuan ng pabasa, hindi lang sila tagatanggap. Opo, kasi sinabi mo, interactive. Ano ba yung ibig sabihin ng interactive? Nagkakaroon, ma'am, ng sharing sa session. Bawa, pag nag-aaralan nila tungkol sa vitamin A, yung mga nanay, bago po yung session ng vitamin A, ay nag-aano rin sila, ma'am. Binibigyan ng assignment. Tapos yung pabasa sa nutrition, ma'am, meron po kasi siyang kit na tinatawag. So, binubuo po ito ng flip chart. Okay. Yun yung ginagamit ng pabasa leader para mas lalong maintindihan yung lesson. Yung Nutri Guide, ito nga po yung binabasa nila. Okay. At Play and Learn Kit. Play and Learn Kit. Okay. Opo. Yung i-describe ko, ma'am, yung sige, bawat isa. Oo. Yung flip chart po, yun yung nagsisilbi pong visual aid ng pabasa leader. Yung gaano ba ito kalaking flip chart, Miss Liza, para ma-imagine naman ng ating mga tagapakinig? Ano po ito, ma'am? Parang isang kartulina, ganun kalapad? Mas malaki po siya ng konti sa kartulina, ang lapad po niya. Hmm. At ito ay nakatayo. Tinatayo po, okay. ma'am siya. At meron po pwede siyang tumayo, rather. Okay. Pwede siyang tumayo. At merong parang kodigo yung sa likod nun. At yun yung magiging gabay po ng pabasa leader. At yung kabilang part naman po, ayun yung visual na nakikita ng mga nanay. So may mga drawing siya. Oo, may mga drawing siya. Kada lesson. Oo, para mas interesante po yung discussion. Okay, sige. Niya. Ano yung susunod pang isa? Ma'am, yung Nutri Guide naman po ay isang maliit na aklat na binabasa ng pabasa leader at ng mga nanay. Yung Play and Learn naman po, dito po nakalagay yung mga kagamitan na ginagamit sa mga palaro pagkatapos ng pabasa section. May palaro. Okay. Opo, kaya pala interesante. Opo, ma'am. Kaya nagiging interactive po siya. Okay. Yung Barangay Nutrition Committee po, ang tumutukoy kung sino, gaya yung nabanggit ko po kanina. Sa mga barangay volunteer, tulad ng barangay nutrition scholar, barangay health worker, o midwife, ang magiging pabasa leader. Mm-hmm. So, kalimitan po sa mga barangay volunteer nito ay nagpapalitan bilang pabasa leader at nagtutulungan para maisagawa ang pabasa sa nutrisyon sa barangay. Paano naman isinasagawa, Ms. Liza, yung actual na pabasa sa nutrisyon? Paki-describe nga natin para sa ating mga tagapakinig.
Ang pabasa leader ang gumagabay sa pabasa session. Ang pabasa leader at bawat isa sa mga nanay, may hawak po silang NutriGuide kung saan nakapaloob ang mga aralin. Ito namang NutriGuide, binibigay sa kanila? Opo, ma'am. Meron sila? Oo. Sinong mga nagbigay sa kanila? Binibigay, mga ang isang pabasa leader, meron po ma'am siyang 10 na NutriGuide bukod dun sa hawak niya. Saan galing yun sa... Sa National Nutrition Council po, ma'am, galing yung pabasa sa nutrisyon, yung buong kit po. Okay. So, tapos, anong ginagawa ng pabasa leader na may hawak na NutriGuide? Minsan po, sabay-sabay yung grupo na nagbabasa o di kaya naman ay isa-isa sa mga nanay ay pababasahin sila. Okay. So, okay lang po, ma'am, kung mayroong mga ina na hindi marunong magbasa dahil tutulungan siya ng kapwa niya nanay sa pagbabasa. Paano ba naka-organize yung mga binabasa nila? Naka-organize ba siya? Opo, ma'am. Bawat pahina po. Okay. Naka-assign nyo na sa loob ng 2 araw, isang session ang babasahin. Mm-hmm. And then yung sa susunod naman po, yung susunod na session. Okay. Napaka-interesante ng bawat pabasa session dahil bukod sa pagbabasa at pag-aaral, ay may mga fun learning game o palaro na isinasagawa pagkatapos ng bawat session. Grinugrupo po ang mga ina para magkaroon sila ng kanya-kanyang team para sa palaro. Iniipon ang mga point na nakuha nila para ma-declare kung sino sa mga team ang nanalo. Wow, exciting yung laruan na yan. Oh, sige, tuloy pa natin, Miss Liza. Nagkakaroon din po, ma'am, ng graduation ceremony patapos ng 10 pabasa sessions. Mm-hmm. Sa graduation ceremony, iniimbitahan na dumalo ang mga may katungkulan kasama na ang barangay council, mayor at mga nagkaroon ng mahahalagang papel para maisagawa ang pabasa sa nutrisyon. Bukod sa awarding of certificates, may mga award din ang nanalo sa palaro. May special award din para sa pinaka-active na nanay, pinaka-maagang dumating sa session at iba pa. Siguro yung walang absent. Opo, ma'am. Yun, o, yun yung pwede isang pa criteria yun. Po. Yan. Kapag natapos na po yung pabasa sa nutrisyon sa isang puro, ito po ay lilipat naman sa purok na may maraming buntis o nagpapasuso o di kaya sa purok na maraming malnourished hanggang sa ang buong barangay ay nakadalo na sa pabasa session. Wow! Parang exciting talaga pala itong pabasa. Saan lugar na ba na isagawa ang pabasa, Miss Liza? Ma'am, marami-rami na rin po ang naisagawang pabasa sa nutrisyon sa buong bansa. Oh, sa buong bansa na? Opo, ma'am, buong bansa. At dito nakatulong ang NNC sa paglaganap ng nutrition education strategy na ito. Sa katunayan, ang NNC ay nakapag-train na mula 2007 hanggang December 2011 ng mga 68,957 na barangay worker at mother leader sa loob ng 18,805 na barangay. Pag sinabi natin nakapag-train, ano ba yung ibig sabihin ng training na to? Ilang araw ito, Miss Liza? At paano yung mga gastos sa anong binibigay sa kanila, etc.? Binibigyan, ma'am, sila ng isang kit. Ilang araw? So, yung training po sa kanila ay isang maghapon, ma'am, para maituro lang po yung strategy. Pero isasagawa po nila ito sa 10 araw. Okay. O, tapos, anong meron sila? Anong binibigay sa kanila? Binibigay, ma'am, sa kanila yung kompleto pong set ng ating pabasa sa nutrition kit. Okay. So, sa bawat... Sa bawat isa pong pabasa leader, meron po siyang isang kit at may additional po na 10 NutriGuides. Okay. Na yun naman yung ibibigay po niya sa bawat isang nanay. Okay. And then, inaasahan din po, ma'am, na madagdagan pa ang bilang ng mga barangay implementor na may kaalaman tungkol sa pabasa sa nutrisyon sa mga darating pantaon. Wow! Okay. So, maraming salamat, Miss Liza, sa ating pagtalakay ngayong hapon nitong pabasa sa nutrisyon. Isa palang napaka-interesanteng estratehiya sa nutrition education na meron ng pagbabago mula dun sa dati na nating nakagawian na estratehiya na nasa harapan yung ating lecturer at salita ng salita habang nakaupo naman at tumatanggap lang na impormasyon yung ating mga nanay na nag-a-attend ng mga ganong klaseng seminar. So, maraming salamat, Miss Liza.
Siya po, si Ms. Lisa Rosaldo, ang atin po naging panauhin ngayong hapon, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. Diyan lamang po kayo. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na walang bibili ng gulay sa palengke kung walang kakain ito? Ito ay magbubunga ng mababang kita para sa ating mga magsasaka. Kung mangyayari ito, maaaring babaling sa ibang uri ng pananim ang mga magsasaka at magiging kulang ang produksyon ng gulay. Ang kawalan at kakulangan ng supply ng gulay sa mga palengke ay magiging dahilan ng pagtaas ng presyo. Ang mataas na presyo ng gulay ay magiging dahilan upang lalong bumaba ang konsumo ng gulay. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na ang kakulangan sa pagkain ng dietary fiber ay mahalaga sa maayos sa pagdumi, tumutulong sa pagpapababa ng kolesterol sa dugo at glucose level o asukal, at pinapababa ang panganib na dala ng sakit sa puso at ilang sakit na cancer? Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Welcome back po dito sa One Nutrition, One Nation. Kukumustahin naman natin ang ating Nutri-Skwela radio station na Radyo Kaimaw mula sa Pandan, Antique, kasama ang station manager na si Mr. Raymond Gumbok. Kumusta po at masustansyang hapon sa iyo, Mr. Raymond? Good afternoon sa lahat ng nakikinig ng ating programa, especially po sa kay Asik Bernie. Oh, Mr. Raymond, pakibati sila yung mga tagapakinig mo in Bisaya o Karaya? Ah, Karaya. May oh, Karaya. O sige, pakibati sila. Mga tanan-tanan. Okay. Ay, hapon pala ho sa lahat ng mga nagapamati kang One Nutrition, One Nation. Yan, okay. So, Mr. Raymond, natawag lang kami kasi gusto namin kumustahin kayo at saka kumustahin din ang operations ng Radyo Kaimaw. Meron ba kayong mga bagong pakulo ang Radyo Kaimaw? Actually, Atik Bernie, yung Radyo Kaimaw, last mga few months ago, medyo may problema kami sa technical side, no? At saka problema yung transmitter namin. Okay. Pero mabuti naman at may grasyang dumating, no, sa ating Radyo Kaimaw, na bigyan kami ng funding galing sa Kapatiran San Hugo, sa kanilang Ventura de los Reyes Project na binigyan ng pondo ng pamahalaan ng Espanya na nagbigay sa atin ng equipment, yung antena na dagdagan po. No, isang antena lang na nabigay ng National Nutrition Council noon sa amin, oh. Na dagdagan ng tatlo, so naging apat na. So the past few months, because of mahina yung signal namin, nagka-problema yung transmitter. Medyo naglumural yung mga taga-Radyo Kaimaw. Pero sa grasyang ito na binigay ng Kapatidang San Dugo, ng last month of June, nabuhay uli, no, yung ating mga volunteers, at ngayon ay patuloy na nagsisilbi, no, sa ating Radyo Kaimaw. So we are now in the process of ginagawa uli namin yung programming namin. Mm-hmm. At nandiyan pa rin yung programa natin sa nutrisyon, sa pagkaon, kagnutrisyon na sponsoran ng Municipal Health Office. Oh. At sa ngayon, no, ngayong Nutrition Month Celebration, this will be our second year, no, na mag-launch tayo, or meron tayong radio drama on nutrition na pa-contest. Mabuti naman at naibalita mo sa amin na balik ere na ulit ang Radyo Kaimaw, mas strong, at maraming salamat din sa tumulong sa inyo ang Spanish government. Oo. Mabuti naman at meron na kayong ibang grupo na nakatulong at nakakita tatlo rin. Lang tayo, tatlo lang kami sa
buong Pilipinas na community radio, isa sa Mindanao, isa sa Luzon, at kami sa Visayas yung nabigyan ng ganitong pagkakataon. At ngayon, no, na-enhance na ang ating signal, malayo na ang nararating para magatid ng mga impormasyon natin. No, at saka isang component pa ng project is yun nga, nabigyan tayo ng training sa radio drama. At because nga, that is very good news sa atin, dahil every July, starting last year, no, mayroon tayong radio drama contest on nutrition na pinagkalawakan ng mga high school students dito sa bayan ng Pandan. Ah, okay. So, yun ang inyong parang pambonggang activity ngayong buwan ng nutrisyon. Yan po, yung isang major activity natin. At yung, meron pa bang iba? Municipal Nutrition Committee, meron ding separate na activity, no? Nagko-connect lang kami sa kanila. Kasi yung inyong lingkod ngayon, Asik Bernie, hindi na connected sa local government unit ng Pandan, kaya minsan hindi na kita, no, nag-coordinate sa kanila, no? Oo. Okay, mabuti naman na siguro ay magbabalitaan pa tayo sa itong mga susunod na araw, Mr. Raymond. Sandali lang kasi ang ating oras, baka meron ka pang gustong iparating sa ating mga tagapakinig kahit sa Karaya. Nasa iyo ang pagkakataon. Sana po, no, ay patuloy nating tangkilikin ang Nutriskwela Community Radio, hindi lang sa bayan ng Pandan, hindi sa tananman, yung parte ng bansang Pilipinas, no. Ito ay isang magandang programa na I think i-expand, no, ng Nutrition Council, no, para mapaabot sa ating mga kababayan ang mga impormasyon, lalo na, no, para sa nutrisyon. Okay, maraming salamat, Mr. Raymond. Oh, salamat din po. Okay, maraming salamat sa iyong oras at kukumustahin ka namin muli sa mga susunod na pagkakataon. Magbabalik po salamat ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na ang gulay ay nagdudulot ng iba't ibang kulay, lasa at textures na sapat na makakahikayat sa mga bata na kainin ito? Maraming paraan sa paghahanda ng gulay bilang pangunahing ulam, appetizer o pampagana, salad at sabaw. May isasama din ang gulay sa isda, karne, manok o itlog. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na sa edad na 6 na buwan ng sanggol, maaari nang bigyan ng maberde, madahon at madilaw na gulay? Siguraduhin lamang na mga ito ay naligis, hiniwan ng maliliit, minasa o sinala bago isama sa karagdagang pagkain ng sanggol. Bukod sa karagdagang sustansya, tutulong din ito upang ang bata ay magkaroon ng panlasa para sa gulay at umayos ang kanilang pagbili. Patuloy na gawin ito hanggang ang bata ay lumaki na. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Nation. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating Nutri-Trivia ngayong hapon na ito. Alam niyo ba na ang 100 grams tokwa or tofu ay nagtataglay ng 83% water, 8 grams ng protina at 162 milligrams ng calcium. Kaunti lamang ang fats nito kaya't maganda ito para dun sa mga nagdi-dieta. Kaya't ang 100 grams ito ay may 77 calories lamang. Mas kaunti pa sa isang tasang lutong kanin. One Nutrition, One Nation. Oras na para sa ating recipe for the week at sasamahan tayo muli ng ating recipe queen na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Ms. Liza, magandang hapon ulit. Mari po bang ihain sa ating mga listener ang ating recipe for the week?
Naku, Asik Bernie, napakadali lang ng ating recipe for the week. Ihanda na po ang inyong lapis at papel para sa mga sangkap at paraan ng pagluluto ng tortang balat ng puso ng saging. Miss Liza, pakiulit nga po yung ating pangalan ng recipe. Ma'am, ano po? Tortang balat ng puso ng saging. Kasi baka parang nakaringgan ko yung pala. Talaga palang tortang balat ng puso ng saging. Ayun. Oh, talagang sige. Kakaiba po ang ating recipe. Oo, kakaiba. Ngayon. Sige po. So narito na po ang mga sangkap. 2 tasa ng balat ng puso ng saging, pwede pong saba o butuan, 1 pirasong itlog na binati, iodized salt na ayon sa inyong panlasa, paminta at mantika para pamprito. Ito na po yung paraan ng pagluluto. So handa na po ba kayo? Pakuluan ang balat ng puso ng saging hanggang sa ito ay lumambot. Hanguin ito pagkatapos ay hiwain ng maliliit at lamasin sa iodized salt. Bandi ang mabuti at tuyuin. Timplahan ng iodized salt at ng paminta. Pagkatapos, ihalo ang itlog sa tinimplahang balat ng puso ng saging, bilugin at iprito. Ayan mga kanutrisyon, hatid namin sa inyo ang isa na namang recipe na napakadali lamang gawin. Tiyak na magugustuhan pa ito ng inyong pamilya, ang tortang balat ng puso ng saging. Parang torta tapos binilog. Para ba siyang ano, para ba siyang meatballs? Oh, parang meatballs din siya. Okay, sige. Okay, maraming salamat ating recipe queen Liza para sa isa na namang abot kaya talagang masustansya pa na recipe para sa ating mga tagapakinig. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Nutri-trivia pa rin po tayo mga kanutrisyon. Ang tokwa ay mayaman din sa mga mineral. Ang 100 grams ng tokwa ay may 46 milligrams ng magnesium, 147 naman na milligrams ng phosphorus at 176 milligrams ng potassium. Mababa din ito sa sodium dahil 8 milligrams lamang ang taglay ng isang 100 grams ng tokwa. Talaga nga namang napakasustansya ng tokwa, ano po? Kaya naman sa counting serving ng tokwa, sigurado na kayo sa nutrisyon na iyong makukuha. Magbabalik po ang One Nutrition, One Nation. One Nutrition, One Nation. Alam niyo ba na importanteng magbigay ng magandang halimbawa sa mga anak sa pamamagitan ng pagkain ng gulay araw-araw? Ipakita ang saya at sigla habang kumakain ng gulay. Bilang role models sa mga anak, kailangan ang mga magulang, kapatid at mga kasambahay mismo ang manguna sa pagpapakita ng malusog at tamang kaugalian sa pagkain. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Ba na para mahikayat ang kapamilya na kumain ng gulay ay dapat bumili ng gulay na nasa panahon? Bukod sa mura na ito, sa diwa't hitik pa ito sa sustansya. Importante din na iba-ibahin ang mga gulay na inihahanda araw-araw upang ito'y maging kaaya-aya sa mga kakain. Maaari rin subukan ang malulutong na gulay tulad ng carrots, lechugas at pepino na kinakain ng hilawman o pinasingawan. Planuhin ang paghahanda ng pagkain base sa isang main vegetable dish. Halimbawa, ang pinakbet ay maaaring ihain kasama ng prito, pinangat o pinaksiw na isda. Dagdagan ng gulay tulad ng malunggay, kangkong, dahon ng sibuyas, kinchay, carrots at iba pa ang instant noodles para madagdagan ang sustansya nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. Alam niyo ba na dapat natiyakin na ang gulay ay laging kasama sa pagpaplano at paghahanda ng pagkain ng pamilya? Tiyakin din na laging mayroong gulay sa bahay para matugunan ang pagnanais kumain ng mga bata anumang oras o araw. Maghanda ng madaling kainin at masasarap na gulay. Idulot ang gulay sa simula pa lamang ng pagkain kung saan gutom pa ang mga bata. Gawing fun o kaaya-aya ang gulay sa pamamagitan ng paghiwa nito sa iba't ibang hugis.
Ihalo din ang gulay sa paborito nilang pagkain at gumamit ng konting taba, asukal o asin upang mas lalong sumarap ang gulay para sa mga batang lumalaki. Isama ang mga bata sa pamamalengke ng gulay at patulungin ang mga bata sa paghahanda at pagluluto nito. Wastong Nutrisyon. Alamin, gawin at palaganapin. Isang paalalang hatid ng National Nutrition Council ng Department of Health. One Nutrition, One Mission. Pasalamatan po muna natin ang lahat ng ating mga naging guests for today. Unang-una na si Ms. Merly Pimentel, ang isang marketing and training consultant at isang practicing vegetarian for almost 25 years dun sa ating special report. Maraming salamat din po kay Station Manager Raymond Gumbok ng Radyo Kaimaw 88.5 MHz FM mula sa Pandan Antique, isang miyembro ng ating Nutriskwela Community Radio Network. Salamat din po kay Recipe Queen at One Nutrition Reporter na si Ms. Liza Rosaldo, Nutrition Officer 3 ng Nutrition Information and Education Division ng National Nutrition Council. Huwag niyo pong kalilimutan, bisitahin ang aming Facebook page, mga kanutrisyon. I-like niyo lang po ang One Nutrition, One Nation radio program para updated kayo sa mga nangyayari sa ating nutrition community. Maaari niyo rin pong mapakinggan ang ating mga nagdaang episodes kasama na ang episode na ito sa YouTube. Hanapin niyo lang ang One Nutrition, One Nation sa search box at makikita niyo na ang lahat ng ating episodes. Magpadala din po kayo ng feedback o mga tanong sa mga tinalakay sa ating programa sa official website ng NNC, ang www.nnc.gov.ph. Maaari nyo rin kaming i-text kung kayo ay may katanungan dito naman po sa number na 0929-1577-034. Ulitin ko po, 0929-1577-034. 034 at sasagutin namin yan on air sa susunod na episode. Samahan niyo kaming muli sa susunod na Miyerkules para sa isang oras na kwentuhan. Lagi niyo lang pong tatandaan, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kaya ipagpatuloy lang ang pagkikinig dito sa ating One Nutrition, One Nation dahil gagawin naming masustansya ang bawat Miyerkules ninyo. Masustansyang talakayan at balitaan ang ihahatid namin sa inyo sa One Nutrition, One Nation. Ito po ang inyong lingkod sa nutrisyon, Assistant Secretary of Health Bernie Flores ng National Nutrition Council. Maraming salamat po at masustansyang hapon sa ating lahat.
Inyong napakinggan ang programang One Nutrition, One Nation. Talakayan at balitaang pangnutrisyon at pangkalusugan ng bayan. Makinig muli sa Miyerkules, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Programang One Nutrition, One Nation.